Aligaga sa pagpipintura at pagsasaayos ng kanyang mga bangka si Kitsa. Ito'y sa paghahanda nila sa idaasang pagdagsa muli ng mga turista ngayong long weekend. Make our boats well prepared. Repainting kasi sa nangyari ng mga last na nangyari na mga typhoons. Hopefully sir, kasi usually yung long weekend is talagang may oras ang mga tao pa. Kaya ang pamalang lungsod, handa na sa dagsa ng mga turista. We can have an accumulation of 50,000 up to 50,000 tourists coming to Baguio City. But as I've said, no, this can be more than 5 days, no, because of the elections and then holidays of All Saints Day. Pero inaasahan muli ang matinding traffic sa lungsod, kaya ang mga residente at mga motorista, kanya-kanya ang diskarte. Kaya magparada ka muna sa paradaan ninyo. Pag medyo lumuang-luang, saka mag-biyahe. Nalilate po kahit agahan mo po paglabas. Kwan po, i-adjust po ulit yung time. Handa naman dito ang Baguio City Police Office. As of now, we have to establish pa yung mga traffic innovations natin in the city. And we have to make do of what we have, which is to manage yung volume. So lahat yon and lahat ng personnel will be deployed. Dagsaan na rin ang mga magsisiuwian sa mga bus terminals sa lungsod. Kaya ang mga bus companies na biyaheng Ilocos, Pangasinan at Manila nakahanda na. Yung dating trips namin sir, umabot ng 26 trips. Tapos may nabigyan ng special permit dito, mga 6 na special permit, Bagyo Lawag. Saka ano, dalawang Bagyo San Fernando. Sa bus namin, kompleto naman po kami. Pero extend yung aming oras hanggat may pasahero, tuloy-tuloy lang po yung biyahe namin. Hanggang undas to? Tuloy-tuloy na hanggang November 6. Balik-balik ka na po yung pasahero. Ang ilang pasahero, maaga na ring bumiyahe. Ay, baka po mas mahirap na po kasi umuwi if bukas pa. Kasi imi-meet ko yung mga pamangkin ko in 5 hours. So dapat akong mauna dahil reserve na yung hotel at nasa pangalan ko. So para pagdating nila, hindi na sila maghihintay. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, tuloy-tuloy ang pag-iikot at pag-iinspeksyon ng mga kawaniin ng LTO. Kanina, nasita ang bus na ito. Ang windshield at brake light kasi nakitaan ng bitak. Kung patalsikan lang bato sir. Ay, natalsikan. Tumamadyaan. Pero okay pa naman. Maganda pa naman. Sabi ni LTO sir, hindi na raw okay dahil ngayon papagawa ko pagdating ng Cubao. Binigyan lamang ng warning ang driver ng bus. Nakapagbigay na ang LTFRB ng special permit sa mga bus companies para matiyak na may sapat na sasakyan ng mga pasaherong magsisiuwian ngayong halalan at undas. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.